Yo, what's up mga ka-Jempoy? Yan, at ngayon magbablog na naman tayo. Gagawa tayo ng video na mga kalokohan natin. Yan. Bali, papakita ko sa inyo kung paano maglinis ng silver na headset dito na mismo sa bike ko. Kasi minsan, nagmamadali yung ating mga subscriber o mga kapadyak na ating nagpapagawa. Kaya hindi natin pwedeng i-vlog basta-basta. Yun, so papakita ko sa inyo kung paano tanggalin, paano linisan. Bago ka na sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At bite na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. So yun guys, papakita ko sa inyo kung ano yung dapat natin gamitin. Kunin natin sa alalay natin puwet na unggoy. Yung Allen wrench na pula. Yan, ito, isang set siya ng Allen. Yan, tinatawag natin multi-tool. Yan ang tawag sa kanya. So kailangan natin ito. Tapos kailangan natin ang siyempre loading pa po. Ako nakakuha. Kailangan natin ng container saka ng brush. Yan, 3 times a day nag-brush ka ng ipin. So yun. Kaya kung medyo nainip ka na sa mga pinagsasabi ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe ulit at fight na notification bell para lagi yung updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yun lang guys, maraming salamat. Umpisa na natin to para mabilis. Okay guys, bali ang ituturo ko sa inyo. Tignan nyo ito maigi kung paano check ko kapag may alog na yung headset natin, kung kailan siya dapat i-maintenance. Kung tutusin, kailangan kapag wala pang alog na ganito, nakita nyo ba? Kailangan i-break nyo sa harap. Ayan, ito yung break, kita ba? Break nyo lang yan, tapos tignan nyo ito. Tulak-tulak nyo yung bike. Ayan, nakita nyo ba? Maalog siya. Ayan. So hindi pa talaga maalog to. Bali nilugan ko lang siya para mapakita ko sa inyo kung paano i-check yung bike kapag umaalog. Ayan, itulak-tulak mo lang siya, makikita mo na kung kumakalog yan. Minsan makakaramdam kayo parang matagtag kahit wala naman halos tagtag dahil sa alog niyan. So yun guys, tuturo ko na sa inyo kung paano naman magkalas nito. Ganun lang ang pag-check niya guys ha. Tuturo ko na kayo. Walang kayo ng 5mm na Allen wrench. Ayan, luwagan nyo lang tong taas. Anggalin nyo na. Ayan. Yan. So kapag nakalas nyo na itong top cap nya, tatanggalin naman natin yung 4mm sa kabila. Magkabilaan yan guys ha. Yan. Depende sa setting ng stem mo. Yan. Tapos kabila ulit. Yan. Kabilaan lang ang luwag kapag masikip pa, para hindi natin malolostred yung mga bolt. Yan lagi yung tinuturo sa inyo no? Silahin nyo na yan. Kung medyo matigas yan lumalaban, ikot-ikutin nyo lang. Yan, para matanggal nyo. Yan. So kapag nakalas nyo na guys yung pinaka stem, pati manubela, ito nyo lang pagtanggalin nyo no. Tanggalin nyo lang tong mismong ano, cover nya. Yan, napakarumi na no. Hindi na mukhang bike. Yan, tapos silahin lang natin tong ano na to. Kapag hindi nyo mahila, taas nyo lang konti, tapos baba. Yan, hilahin nyo na. Yan ha, tingnan nyo, kitang kita ba. Sobrang dumi nya na. Kaya kailangan nililinis nyo na siya. Tapos tanggalin nyo na yan. Yan. Ilahin natin itong pinakaanin niya. Bearing. Yun, natanggal na. Ito siya. Sealed bearing to guys ha. Bali lilinisin ko lang to. Tapos, dahil marumi pa siya, lalagyan na natin siya sa container. Tapos itong pinaka-goma niya guys. Hindi nyo pwedeng ano yun to, no? Basain ng gasolina. Lilinisan nyo lang yan. Kasi malulusaw yung pinaka-goma. May bakal pa yan sa loob. Ayan. So kukunin ko ngayon yung bearing sa baba. Ayun, nalaglag na. Tanggalin ko na yan. Kung wala naman kayo extra bike stand, ayan, lagay ko na rin to sa container. Tapos ibalik nyo muna. Para kung wala kayo extra bike stand, ayan, diba? De, okay pa siya. Wala kayong problema. So dito muna tayo sa paglilinis ng bearing. Okay guys, so ayan. Ang gagawin natin, ito yung pinaka sa seal bearing natin, pinaka crown race ng seal bearing ha. Tapos ito yung mismong crown race.
Tapos ito yung mismong bearing sa baba. Tapered nga pala to, guys, ha. Yan, kaya magkaiba yung sukat ng bearing. Ito yung tinatawag na tapered. So kung non-tapered ka, ganito lang din naman gagawin mo, pares lang. Tapos wala na akong spacer kasi yung mga enduro hindi na nakakailangan lagyan ng spacer dahil nga mas tumitibay yung steerer tube kapag walang spacer. So ayun, may magandang paliwanag na naman ako sa inyo, no. Dilinisan natin 'to, tatanggalin natin muna yung mga cover nito. So ayun, guys, dahil wala na naman yung mga pangutkot ko, ewan ko sino yung gumagamit na magagaling. Yan, isa rin to si cameraman. Saka yung mga ibang nanghihiram ng tools natin. Wala na naman yung pangutkot ko. So gagawa na naman tayo ng pangutkot. Ito, ang tawag dito ay rayos. Pinupukpuk ko lang sa dulo yan para maging flat. Gagawin ko kasi siyang pangkutkot nung mismong sealed ng bearing para tanggal natin siya, para malinis sa malinis. So kailangan flat na flat siya, guys, ha, para masungkit niya yung pinakagilid niya. Yan, kapag ganyan na siya, kuhanin natin yung bearing para mapakita ko sa inyo maigi kung paano siya tinatanggal. Yan, kita ba? Yan, natanggal na natin, no? Di pa pala. Excited. Yan. Tapos kapag naano niyo na siya, ilahin niyo na lang. Yan, okay na. Pati sa kabilang side. Ganun din. Susungkitin niyo lang din yan. Tulak niyo lang uli, gaya ng ginagawa ko. Ayan, tapos ilahin nyo lang. Ayan, tanggal na siya. So kahit di nyo na siya baklasin to, no? Yung sa akin, nababaklas na kasi tagal na yan yung headset ko. Ayan, kahit gano'n nakatanda yung headset nyo, pwede pa yan. Basta wala pa siyang hukay kasi lagi ko siya na may maintenance. Ayan, so kapag okay na, ayan, iniwan ko na yung isang seal doon sa iniwan ko na yung isang seal doon sa may ano, no? Sa mismong headset cap natin, yung mismong binabaon doon sa frame. Yan. Para hindi na natin kailanganin tanggalin kasi medyo mahigpit yung kabit niya ron. So kapag okay na siya, guys, lalagyan natin siya ng gaas. Yan. Tignan nyo ba yung gaas natin? Bakit ginaas ko muna siya? Kasi mas madaling panlinis ng gasolina tuloy. Mas madaling panglinis ng grasa ang gaas. Talaga natatanggal yung gasolina. Ay, yung puro gasolina. Talagang natatanggal yung grasa sa kanya kapag ginaas mo muna siya. So kapag okay na siya, bisikan natin. Ayan. Naririnig nyo ba ingay na yan? Kapag naririnig nyo yan, ako na hinahanap nyo. Yan, mekaniko na hinahanap nyo yan. Pati itong kabilang bearing. Linisin natin. Nakita nyo, nalalaglag yung mga ano niya, no? Bulitas. Pwede nyo rin palitan niya kapag ano. Talagang kalawang na kalawang na yung bulitas nyo. Ayan yung ball bearing. So, hindi nyo makikita ngayon yung ball bearing ko kasi hindi nakatutok sa akin yung cameraman. Yung camera pala. Yan. Tapos kapag okay na siya, gasan uli natin. Yan. Habang nilalagyan nyo ng gaas, kailangan paikuti-kuti nyo siya para smooth yung galawan. Yan. Siyempre pati tong cup na to para malinis. Yan. Hindi smooth na, no? Yeah, tapos kapag okay na, saka naman natin siya tirahin ng gasolina. Yeah, para mabilis matuyo. Tabi natin sa malinis na lugar. Yan, lalagay ko siya sa basahan ko. Para linis na linis siya. Kapag okay na, ito naman, lagyan din natin ng konti. Tabi rin natin. Pati ito, lagyan din natin ng bahagya. Yan, kapag okay na, tabi rin uli natin.
Tapos, yung mga bulitas niya, siyempre importante. Yan, so habang pinapatuyo natin guys yung ano, yung ating nilinis na mga bearing, kailangan ko munang punasan to. Yan, linisin lang natin to. Nang malinis ng basahan ha. Huwag na kayong gagamit may lupa-lupa kasi lalagutok yan. Makakarinig na naman kayo, togo-togo-tok, togo-togo-tok, togo-togo-tok. So kung ayaw nyo nakakarinig ng mga lagu-lagutok sa bike, laging malinis na basahan gamitin nyo. Kasi sa motor, kapag gumagawa ako ng motor, kapag marumi yung basahan ko, permis may iingay. Kaya talagang dapat sinisafety mo yung mga pamunasan mo na malinis siya. Yan, laging malinis. Yan, so kapag malinis na siya guys, meron pa tayong isa. Linisin lang din. Kapag tapos yung linisin doon sa maruming pinagpunasan, sa bago naman, ayan. Ganun dapat maglinis, hindi yung sampunas lang, okay na, ano. Para hindi tayo napapaya sa customer. So kapag okay na siya, dito naman tayo, kailangan natin ng grasa dito. Kung ganito nangyayari rin sa bearing nyo, natatanggal na. Pero okay pa yan guys. Gagaya nito, natatanggal na yung mga buli-bulitas niya, no? Lagyan nyo ng grasa yan sa side na yan. Saka nyo ngayon ilubog yung mga bulitas kasi baka mamaya namang problema na kayo paano nyo ikakabit. Yan, para smooth yung kabit. Hindi siya malalaglag. Pero dapat lahat, lagyan nyo na rin ng grasa para hindi na siya malaglag. Baka si may malaglag pa dyan. Pasalpak lang ng salpak ng bearing. Kailangan malinis guys ha. Walang dumi kahit konti. Kailangan i-check nyo to guys kung kompleto yung bearing nya. Kasi baka mamaya kulang yan. Mahirap yan. Mas maganda yung kompleto siya para balance yung pag-ikot. Walang may iwan na side. Mas dinisin din natin yung mga iba. Siyempre bago natin ikabit. Yan. Linis lang ng linis. Tapos kapag okay na, di okay na. Ayan, dito naman tayo sa malaking bearing. Teka lang, yung cup muna, linisan natin. Hindi pwedeng marumi. Dito naman tayo sa malaking bearing. So dito naman tayo guys sa malaking bearing. Kapag gano'n na siya, maingay pa siya, no? So para hindi siya kalawangin guys, lagyan nyo ng langis sa loob. Ayan. Para maging smooth yung galawan niya. Smooth na, di ba? So, dahil smooth na siya, lagyan na natin siya ng grasa bago natin takpan. Bali, ganito gagawin nyo kung di pa nakakalas yung headset nyo kagaya nung isa ko. Yan, puro ganito lang. Para smooth. Pero kung nakakalas din yung sa inyo kagaya nung sa headset ko, yung bearing ko sa taas. So, kung parehas din yung, ano yun, yung sukat ng bearing nyo, hindi kayo tapered, same lang din ito. Ganun lang din gagawin nyo. Tapos ikot nyo para kumalat yung grasa sa loob. Pati sa kabilang side. Importante yung grasa guys. Huwag na huwag nyo kakalimutan lagyan ng grasa yan. Lalo kung magra-ride kayo. Saka minsan pag gumulang kayo ng long ride, malakas makasira ng headset yung guys. Kaya dapat laging mini-maintenance natin yung mga bike natin. Yan. So yan, kapag okay na siya, lagyan na natin mga takip niya. Yan, ito yung seal niya. Lagay lang natin. Sa babang side pala to. Yan, kapag tapered, may ano kasi yan, may size yung o-ring niya. Makikita niyo naman kung saan siya sasakto. Yan. Yan, tapos punasan natin, syempre. Para pagkakabit na natin, di mo... Baka mamaya ilapag nyo, magdikit-dikit yan yung mga buhangin. Magkakalagutok yan. Tugutok-gutok-tok na naman yan. Tapos doon naman tayo. Sa frame. Yan, so dahil sobrang dumi niyan guys, papahawakan muna natin to. Sa ating, ano, assistant. Yan, yung assistant nating lutang. Tapos pupunasan lang natin to. Yan, umuikot pala siya. Ibig sabihin, kaya pala siya tanggalin.
Kaya tatanggalin ko na lang siya, guys, para mas smooth. Marami nga pala sa ilalim yan. Yan. Kailangan malinis na malinis, guys, bago natin ikabit. Yan, so kapag malinis na siya, guys, ito naman, syempre kailangan natin punasan tong cup ng bearing. Yan, yung pinaka parang yung saluhan ng bearing niya, ano. Importante rin malinis na malinis yan. Sa mas magandang gagamitin yung basahan, cotton, wag yung ganito, no. Yung parang polishirt. Para smooth yung galawan. Kung pinaglumaan damit, mas maganda yon. Siyempre, pati yung kabilalim na side, kailangan malinis. Ayan, kita ba? Hindi pwedeng marumi. Dahil dyan nga nagsisimula ang tugotugotoktok. Pati yung pork. Siyempre, pati yung pork, kailangan natin yan dinisan. Yan. Yung steerer tube niya. Yan. Napaka-importante ng paglilinis dyan. Yan. Kapag okay na siya, malinis na. Smooth na yung linis niya. Kita ba? Puting-puti. Okay, guys, bali kung ano, nahugot nyo naman yung pinakailalim ng bearing nyo. Yan, salpak lang natin, may tamang salpak yan, guys, ha. Nakita nyo tong ibabaw na to, mayroon siyang parang labi. Tapos dito sa ilalim, wala. Yan, kita ba? Yung pinakawalang labi, ang ipapasok nyo muna rito sa cup ng bearing na to. Pak muna natin tong pinaka bearing nya, yung may corona. Tapos saka natin salpak tong pinaka parang crown race nya, no. Saka naman natin lagyan ng langis. Siyempre importante yung langis. Sinabi ko nga sa inyo para antay kalawang sa loob. Yan. Tapos kapag okay na, lagyan natin siya ng grasa bago natin salpak, no. Yan, para smooth yung galawan. Tapos ikot nyo para gumanda yung ano, gulong ng bearing. Pag okay na, siyempre salpak natin yan. May puti ang side, tapos may purong blue. Yung puti niya, bakal kasi yung sa loob. Kaya dapat sa labas yung goma, yung kulay blue. Minsan black, minsan red. Minsan oo, minsan hindi. So dito naman tayo. Yan. Lagyan natin ng grasa to. Importante may grasa yan bago nyo salpak yung bearing. Yan, saan natin salpak. Yan, kapag okay na, dito naman tayo sa ilalim, lagay din tayo ng grasa, kita ba? Ilalagyan ko rin ng grasa yan bago ko salpak yung pinaka bearing. Tapos kukunin natin yung bearing. Yan, pag may grasa na doon, syempre para hindi malaglag, kailangan lagyan nyo ng bearing. Saka para smooth yung galawan. Yan. Day smooth na yan. Tapos lagyan pa rin uli natin siya ng bearing. Para hindi kayo mahirapan. Para hindi siya malaglag. Tapos lagyan natin ng bearing. Tapos lagyan natin ng grasa itong pinaka crown race nya sa baba. Yan. Kailangan walang buha-buhangin, guys, ha? Tandaan nyo, kailangan walang buha-buhangin. Tapos kapag okay na yan, malinis na malinis, smooth na smooth, may grasa dito, may grasa din dito. Pasin nyo, hindi ko na tinanggal to, no? Kasi hindi nyo na kailangan tanggalin yan. Yan nyo na yun dyan. Salpak natin siya. Pero bago nyo siya isalpak, kailangan sure bull kayo na yung manubela nyo. Yan. Nakaayos na lahat ng pinaka ano niya, no? Cable, yan. Kung saan papunta, baka si mamaya pag lock nyo, yung cable nyo, palipalipit pala. Yan, kita ba? Yan, yung mga cable natin. Nakasakto na siya. Tapos, saka natin ikabit yung port. Yan. Iayos mo. Yan, hawakan natin manubela. Tapos, kabit. Yan, check. Kung smooth. Yan, smooth.
Tapos saka nyo ikabit to guys, yung ito pinaka crown reach nya sa taas. Tapos lagyan muna natin ng grasa yan bago isalpak. Importante yung grasa. Yan, pinaka-importanting sangkap yan para makapag north loop kayo guys. Yan, kapag nalagyan na ng grasa, salpak naman natin tong crown race sa taas. Yan, kapag okay na, bit naman natin tong cup nya. Yan, kumba guys, kala nyo ganito lang pala to, no? Meron pala siyang goma sa loob. Yan, yung pinaka-o-ring nya. Kaya kailangan lagi kayo may o-ring dyan para hindi tumatagos yung tubig papasok dito sa ating headset. Tapos kailangan may goma rin kayo rito sa gilid na to. Yan, yung mismong cup nya. Para yung tubig, nagiging water resistant dito yung, ano, yung, para maging water resistant yung headset nyo. Talagang di papasukin ng tubig. So, okay na, no? Naiding ko na. Kakabit ko na yung stem. Yan, kung mapansin nyo, enduro type yung bike ko. Wala siyang tinatawag na spacer. Bakit ba hindi nilalagyan ng spacer yung mga gantong bike? Kasi kapag umahaba yung bakal, mas lumalambot siya, no? So mahilig kami sa mga pandurugan na digmaan ng ride. Kaya dapat wala na siyang head. Pero kung naglo long ride ka tapos nangangawit ka kasi masyado kang yuko, syempre kailangan mo ng head. Makakabili ka rin dito ng adapter sa steerer tube. Makakabili na sa Shopee o kaya sa Lazada. Mga 450 yung halaga nun kung naiksiyan ka masyado. Saka dapat yung putol dito guys, lapit natin yung camera. Yan, nakita nyo ba yung mismong putol nyan? Kailangan sakto lang, hindi kayo sobra. Medyo malayo siya, pero hindi pa yun yung sagad nya, syempre hindi naman tayo gagawa ng palpak. Yan, kailangan tignan nyo rito kung lapat na ba siya o hindi pa. Yan, check natin. So lapat na siya sa ilalim, no? Dito na tayo sa ibabaw. Kakabitan na natin siya ng top cap ng mismong headset. Yan, kabit na natin yan. Tapos kung gusto nyo i-align yan para may palatandaan kayo kung binubuksan ba yung bike nyo pag nahihiram. Yan, i-align natin sa gitna. Nakatawa na naman si Notnot. Kahit mo nga yung mukha ni Notnot. Yan. Okay. Yan, so kapag okay na, una nyo iigpitan dyan itong top cap nya guys, para walang kalug kahit konti yung headset. Nakita nyo ba yung gumagalaw na yan? Yan, yan. Yan, para walang kalug. Tapos i-center muna natin siya sa gitna. Kailangan walang kalug yan, ha. Hindi ganun kahigpit pero dapat walang kalug. Saktuhan lang higpit gagawin ko rito. Yan, so kapag okay na siya, check muna natin. Kagaya kanina, hawakan nyo yung brake. Hawakan nyo yung brake. Tapos tignan nyo to. Iuga-ugaan nyo muna yung ano nyo kung merong kalug to. Yan, kapag nakikita nyo wala na siyang kalug, ito, ibig sabihin okay na yon, hindi nyo na kailangan pagkahigpit ng todo. Tapos gagawin natin, tutuwid na natin manubela. Paano ba magtuwid mo manubela? Kailangan sumakay ka muna sa bike, tapos titignan mo yung pinakagitna ng stem. Ito yung stem nyo, ano. Tapos titignan mo yung gulong para pantay na pantay siya. Yan. Tapos check ulit natin. So wala, nasa gitna na siya, ano. Dito naman tayo, tuturo ko sa inyo paano maghigpit nito. Yan. Siyempre kapag nakagitna na yung manubela, higpit ng isa, tapos higpit sa kabila. Huwag nyong tutuluyan ng isang higpit, ha, kasi yung tornilyo niya babaloktot ng ganun yan. Hindi nyo lang napapansin, kaya nalolostrate nyo yung mismong bolt. Yan, nabibilog. Higpit sa kabila. Mga tatlong higpit lang gawin nyo kapag sobrang higpit na. Yan, saka nyo titira yung mahigpit yung gusto. Yan. Kahit apat na beses kung gano'n nyo kahigpit gustong ikabit yung manubela. Yan, higpit uli rito. Tapos higpit uli dito. Yan, so okay na siya guys. Wala na tayong problema. Yun, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, kung may natutunan ka na naman kalokohan sa mga pinagagawa natin, lapit ka dito. Dito ka lang sa harap ko. Ngayon, nandiyan ka kanina at nandito ka ngayon. Yan, so kung bago ka lang sa YouTube channel ko at may natutunan ka na ng mga bagong kalokong pinagagawa ko,
Huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod natin gagawin video. Yan, focus muna natin yung pagmumukha dito sa ating alalay. Yan, so maraming salamat guys. Patuloy lang po sana kayo mag-like, share, and subscribe. Tapos comment na rin kayo sa baba kung ano yung gusto nyo ipagawa sa akin. Kahit truck yan, joke lang. Siyempre hindi tayo gumagawa ng truck. Babakalbote na lang ako, pwede.